Ngayong araw na to, gusto ko lang i-share sa inyo yung isa sa mga disciple ni Jesus na si Thomas. Alam naman natin na si Thomas is natawag siyang the doubting Thomas. Kasi lagi siyang nag-doubt, lagi siyang nagdududa sa mga bagay-bagay. I'd like to read in the book of John, chapter 20, verse 26 to 30. A week later, his disciples were in the house again and Thomas was with them. So ito yung after ng ma-crucified ni Christ and namatay na siya, and then after 3 days, he rose again. No? Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hand and put it on my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe." Maaring nag-aalala ka na, lalo na sa sitwasyon natin ngayon na extended ang enhanced community quarantine. No? Ito yung panahon na talagang mangangamba ka kung saan ka kukuha ng pangkain nyo, saan ka kukuha ng panggastos nyo. Tapos dadagdagan pa ng mga nababasa mong negatibo sa social media, talagang maghahalo na magmimix na yun sa mind mo. No? Hindi na nakakatulong. Sa panahon natin ngayon, nababalo tayo ng takot, ng pangamba, ng pag-aalinlangan. Pero sabi ng Panginoon, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. At ang mga pangakong yun, hindi nagbabago. Kung ano yung pinangako niya sa'yo noon, yun pa rin yung pangako niya sa'yo hanggang ngayon. Isa sa mga gusto kong part nun sa nabasa natin is yung nung sinabi ni Lord na ilagay mo yung kamay mo sa side ko. No? God is referring on the wounds. No? Pinakita niya yung mga sugat niya. We as a Christian, we have to show to the world our scar. Hindi para ipakita yung imperfection mo, kundi para ipakita yung perfect God na meron ka, na kahit ano pa yung nakalipas mo, kahit ano pa yung nakaraan mo, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, pero God still love you. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi gusto ka niya. Sana habang marami tayong oras, huwag nating sayangin yung oras na wala tayong gagawin ng buong maghapon sa bahay natin. Ang dami nating time ngayon, no? Improve natin kung ano yung mga crafts natin. No? Ito rin yung time para mag-aral tayo ng mga bagong kaalaman. Pwede kang maglinis ng kwarto mo, pwede kang maglinis ng bahay mo, pwede kang mag-aral magluto. Hindi pagkatapos ng quarantine, at least alam mo na kung paano magluto. Tapos matalin na rin natin yung mga may hilig sa social media. No? May Facebook ka, may Twitter ka, may IG ka, may TikTok ka pa. No? Ito yung mga channel na pwede natin gamitin para ma-share yung good news. Hindi yung kung ano-ano video yung sinishare mo. That's our duty as a Christian. We have to share the gospel. We have to share the good news. Huwag yung puro Facebook lang tayo, puro ML lang tayo, puro laro lang tayo, or puro kung ano-ano lang yung mga sinishare natin. No? Bigyan natin ng kahalagahan yung kung ano yung pinagkaloob na oras sa atin ng Panginoon ngayon. Stop doubting, kapatid. God has a plan for you and me. A better plan. Better than ours. God bless you.